Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga! Ito na po ang ikalawang bahagi ng kwento ni Lolo Colas. Pagkatapos ng kausapin ni Diwa at Ashley ang lolo ko sa kanyang isip, ay tumugon naman ang lolo sa kanya na, "Salamat, mahal na Diwata. Oo, gagawin ko ang tama at maraming salamat sa tiwala mo." Pagkatapos ng pag-uusap nila, pumunta na si Lolo sa kanyang mga kasamahan. Habang papalapit sa mga kasama niya, ay sinabihan siya ni Samuel na, "Maring Colas, mag-ayos ka na at bukas na ang alis natin." "Okay, sige pre." Pero bigla siyang natigilan dahil may narinig siyang mga tunog sa paligid. At uminit ang agimat sa liig ni Lolo. May paparating na panganib. Sabi ni Lolo sa kanyang sarili. At maya-maya, sabi pa nung isang kasama niya na, "Kumain na tayo at para makapagpahinga na. At bukas pauwi na tayo sa mga mahal natin sa buhay." At sabay-sabay na sila nagsisagot ng, "Sige." Ngunit sa kalayuan ay may napansin si Lolo na isang maitim at mapupulang mata. Nakatitig sa kanila. Maya-maya, sabi pa ni Lolo, "Isarado nyo na ang lahat ng pinto at bintana." "Oh, pare, ang init! Bakit natin isasara?" "May paparating na mga aswang at dito ang punterya sa atin." "Nagpapaniwala ka sa mga yon?" "Manahimik kayo at pakinggan nyo." Ang sabi ng lolo ko, at nanahimik nga sila. At biglang may humuni na ibon. Hindi lang isa, kundi tatlo. Bigla naman napatigil ang kanina'y tumatawa. At sabi ni lolo sa kanya, "O diba, isarado nyo na ang lahat ng pinto at ang mga bintana. Huwag kayong lalabas dahil hindi lang iisa ang nasa paligid ng ating bahay." Ito ang unang pagsubok sa lolo ko. Sabi ng isip niya, bakit daw ganito? At bigla na lang may gustong bumukas ng pinto. Pero hindi sila basta makakapasok dahil may grills yung bakal na harang sa bahay. Ganon din ang bintana at bubong gawa sa bakal. Biglang natahimik si Lolo. May bumulong sa kanya. Sabi ng boses, "Magdasal ka ng orasyon na itinuro sa'yo. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Hindi ka nila basta mapapatay o masasaktan. Hawakan mo ang iyong agimat at mag-orasyon ka, gaya ng iyong lolo noon." Biglang napadilat si Lolo dahil tinawag siya ng isang kasama niya. "Oy, pre! Anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay." At sinagot naman siya ni Lolo, "Ako ang bahala." Kaya dali-daling pumunta si Lolo sa kusina at nag-orasyon, sabay saboy ng asin sa paligid. Mabilis na nawala ang mga ingay. Biglang natahimik ang paligid. Maya-maya, sabi ng kasama ng lolo ko, "Phew! Pre, paano mo ginawa yun? Nawala silang bigla." Ngumiti na lang si lolo. Tapos sabi niya sa mga kasama niya, "Huwag niyong bubuksan ang mga bintana o pinto. Matulog na kayo kasi maaga pa tayong aalis bukas, pauwi sa atin." At nagsitulugan na nga silang lahat, maliban kay lolo na nag-iisip at hindi pa din makapaniwala sa nangyari na nagawa niyang paalisin ang mga gumagambala sa kanila. Naguguluhan siya kaya nag-isip siya at nagtanong uli sa diwata. Naggulong siya ng isang orasyon para marinig ang gusto niyang sabihin sa diwata. "Paano ko yung nagawa?" At may biglang sumagot sa kanyang isipan. "Nasa dugo mo na ang isang babaylan at di mo na may aalis yun. Ikaw ang pinagkalooban
at sa'yo nakalaan ang medalyon at ang agimat. Pag-aralan mo ang libro na iyan na aking binigay galing sa iyong lolo. Dahil ayaw tanggapin ng iyong ama, kaya sa'yo na isalin. Dahil ikaw ang panganay na anak, kaya sa'yo nakatadhana. Sa umpisa ng iyong panggagamot, lagi lang akong andito at sa bawat kailangan mo, Kulas. Eh, paano po ako mag-uumpisa sa panggagamot? Nasa libro na iyan ang lahat ng sagot sa iyong katanungan. Sige po, maraming salamat, mahal na diwata. Saan po pala ang lugar na napuntahan ko? Sa ibang dimension kami naninirahan. Sa Biringan, bihira ang taong pwedeng makapunta dito. Kung nanaisin namin, kung kilala mo ang diwatang si Carolina, siya ang aming reyna. Siya ang pinakamataas sa aming lahi. Siya din ang bumasbas sa iyong suot dahil kilala niya ang iyong lolo. May isang diwending gagabay sa'yo para sa panggagamot mo. Tutulungan ka niya at ituturo niya sa'yo lahat ng nalalaman niya. Salamat po, mahal na diwata. Ang sagot ng lolo ko, mula noon, nabansagan na si Lolo Kulas ng Bagwis. Ibig sabihin, matapang at walang kinakatakutan, kundi ang Panginoon lamang. Yan ang bansag sa aking lolo sa aming lugar. Isang mabangis na manggagamot. Marami siyang nakalaban ng mga masasamang elemento at mga mangkukulam. Madami din siyang napatay sa kanila. Kaya simula noon, kinakatakutan siya ng bawat tao na nakakasalamuha niya. Hinahangaan din siya dahil sa panggagamot niya. At hanggang ngayon, lahat ng tinuro sa kanya ni Diwata at ang alaga niyang Sigbin ay iniwan niya sa amin. Hanggang ngayon, dito pa din sa amin. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. Maraming salamat po at sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng aking lolo. Maraming salamat po, Anonymous Sender, sa pagbahagi mo ng kwento ng iyong lolo. At gusto ko rin po magpasalamat sa Dream Ko Boys. Sa papel po ni Kulas, si Boss Dream po ng DreamWorks Original Stories. At sa papel po ni Samuel, si Boss Inco po ng Incognito Stories. Mga boss, maraming thank you sa pagpahiram niyo ng boses niyo sa akin. At sa susunod po na collab. And shout out po sa lahat ng bumubuo ng Philippine Horror Community. Maraming salamat po. At sa mga bagong subscribers pa lang, welcome po sa ating channel. And I just wanna say hi. Thank you and God bless. Kay Okatokat TV, Boss, thank you po. Incognito Stories, Boss Inco, salamat ulit. Gabi ng Lagim. Kay Horror Story PH, kay Vani V. Mnase, sis, thank you and welcome. Kay Adik Sayo, B, maraming salamat. Creepy Mac Pancet, Boss Paul, thank you. At kay Boss B din po, Baron the Ghost Hunter. Ang pinuno po ni Sir Steven. Ano pa ba? Guys, marami pa po, hindi ko maisa-isa ang lahat. At sa ating mga masugid na tagapakinig, Wonterzu, Ricky Gayos, Mariel Estuesta, Miss Capis, sino pa ba? Martis Guevara, marami pa po yung iba, sorry po, hindi ko kayo ma-mention lahat. Basta maraming thank you po. Especially sa ating mga sender. Thank you po sa pagpadala ng inyong mga kababalaghan stories. At kung nagustuhan po ninyo ang storyang ito, please like, share and comment. At huwag pong kalimutan i-hit ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. At sa mga gusto rin pong magpadala at mag-share ng kanilang kababalaghan story,
Mag-email lamang po kayo sa mundonangkababalaghan@gmail.com. Keep safe po lagi at God bless!